Ikawalo ng Setyembre, Martes, Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang libro ng pinagmulan ni Jesucristo, anak ni David at anak ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, si Jacob ang ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Si Jesse ang ama ni David na hari. Si David ang ama ni Solomon at ang naging may bahay ni Urias, ang kanyang ina. Si Jacob ang ama ni Jose, ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Jesus na tinawag na Kristo. Ito ang pangyayaring napapaloob sa pagsilang ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalang tao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki at pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito para matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel, na ibig sabihin, nasa atin ang Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maglilihi ang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nila siyang Emmanuel. Ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita sa araw ng kapanganakan ni Maria. Ang buhay ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, kung kaya't gayon na lamang ang pagpapahalaga natin dito. Ang bawat taong isinisilang sa mundo ay may taglay na kahalagahan at karangalan. Ang pagsilang natin sa mundo ay hindi nagkataon lamang. Ang lahat ng pangyayari sa buhay natin ay may dahilan ayon sa plano at layunin ng Diyos. Bawat tao ay may papel na ginagampanan sa mundo. Kung hindi natin ito nababatid, mahalagang aminin natin ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang pagsilang ni Maria ay bahagi ng perpektong plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mundo. Pinagpala siya sa babaeng lahat sapagkat hinirang siya ng Diyos upang maging ina ng ating manunubos na si Jesus. Ang dangal na ito ay hindi hinihingi ni Maria. Sa halip, ipinagkaloob ito ng Diyos ng kusa sa kanya na buong kababaang loob naman niyang tinanggap. Bagamat tanging kay Maria lang ipinagkaloob ng Diyos ang karangalang ito, hindi kailanman siya naging mapagmalaki. Ang lahat ay tinupad ni Maria ng may ganap na kalinisan, kababaang loob at kusang pagsunod. Pagsasagawa. Pinararangalan mo ba si Maria bilang tunay na ina ng ating Panginoong Jesus? Tinutularan mo ba siya sa halimbawa ng kanyang kababaang loob at pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos?